Kamusta ka, anime? Ito na ang part 142. Ang laban sa pagitan ng East at ng West. Disclaimer lang ka, anime. Ang inyong maririnig at makikita ay wala po sa manga at anime. Ito ay isang fanfiction o fanmade lamang. Ginawa ko ang story na to para sa mga tunay na nagmamahal at nakakamiss sa slam dunk anime. I hope na lumabas na sana ang season 2 nito. Ang mga karakter pala sa ating kwento ay pag-aari ni Mr. Takehiko Inoue. At sana, huwag nyo rin kalimutan na mag-follow sa aking FB page at Facebook gaming page. Magbibigay tayo dyan ng skin. Ilalagay ko sa comment section ang link. Maraming salamat. Tara, at atin ang simulan. Dahil sa buzzer beater ni Rukawa, nagawa nila makatabla ng score sa team ng East bago magtapos ang first half. Nagpunta na nga ang magkabilang team sa kanilang mga bench. Nice team, ang ganda ng ginawa niyong play. Hindi niyo talaga inahayaan na malamangan kayo ng team ng West. Wika na mga nasa bench ng East. Pero para sa amin, hindi maganda yun. Baka kung may oras pa, eh siguro nalamangan nila kami. Wika ni Akagi. Gori, masyado ka naman dyan pinangihinaan agad ng loob. First half pa lang yun. Kumbaga sa makina, ngayon pa lang tayo mag-iinit sa second half. Kaya huwag ka dyan panghinaan. Tama ba ako dun, mga kasama? Wika ni Sakuragi. Oo nga, Captain. Tayo ang mananalo dito. Tiwala lang sa ating mga kakayahan. Sagot ng mga player ng East. Mabuti ang ganyang paniniwala. Mas nagkakaroon kayo ng kumpiyansa sa inyong mga sarili. Pero makinig kayo. Sa labas na tayo magpo-focus ng puntos. Ipapasok ko na si Jin at Fukatsu. Ilalabas ko muna si Maki at Miyagi. Kailangan nila munang magpahinga. Jin, yung shooting mo. Kailangan natin yan para mas mapadali nating mapataas ang ating lamang. Si Fukatsu naman ang bahala na gumawa ng play. Alam ko naman nang kayang-kaya mo si Sawakita. Diba, Fukatsu? Tanong ni Coach Anzai. Opo, Coach. Ako bahala sa kanya. Ngayon kami magkakasubukan ng galing sa isang official na laban. Tugon ni Fukatsu. Sakuragi at Akagi, alam nyo na ang gagawin nyo sa ilalim. Huwag kayo magpapatalo, lalo na pagdating sa box out. Malaking tulong kasi sa atin yun kung makukuha natin ang bola sa ilalim. Naiintindihan nyo ba ang aking ibig sabihin? Wika ni Coach Anzai. Opo, Coach. Sa pagpasok ng second half, di ko na sila hayaan pa na makapunto sa ilalim. Ako si Sakuragi, ang bagong hari sa ilalim ng basket. Sigaw ni Sakuragi. Tingnan nyo, sumisigaw yung pula ang buhok. At siya daw ang hari sa ilalim ng basket. Mukhang nababaliw na ata. Usap-usapan ng mga fans ng West. Naku naman, nagbuhat na naman ang sarili niyang bangko. Wika ni Takamiya. Pero sa tingin ko, tama naman ang sinabi niya. Kung mapapansin nyo, halos lahat nahirapan na makapuntos sa ilalim. Meron man nakakalsot, pero nahihirapan pa rin. Sa madaling salita, hindi sila nakaka-easy points. Tugon ni Mito. Kung sa bagay, may punto ka dyan. Sambit muli ni Takamiya. Pick and roll pa rin ang gagawin natin na play. Mas madali kasi tayo nakakapuntos sa ganoong paraan. Wika ni Coach Anzai. Okay po, Coach. Sagot ng mga player. Mapunta naman tayo sa team ng West. Maganda ang naging laro nyo nung first half. Dapat magtuloy-tuloy pa rin
ang pangaharas nyo sa kanila. Pero paalala lang, huwag na huwag kayo manggigigil. Isa kasi sa dahilan yan kung bakit nasisira ang laro ng isang player. Panatilihin nyo na maging kalmado kayo. Okay? Paalala ni Coach Takato. Okay po, Coach. Sagot ng mga player niya. Dagdag pa ni Coach Takato. Sigurado ko na magpapalit na sila ng player. Kilala ko si Anzai. Pag napansin niya na may advantage sa mga player niya na kalaban, di niya ito pinagtatagal sa loob ng court. Kaya Mitsui at Moroboshi, ipapasok ko kayo. At ikaw, Kyota at Rukawa, magpahinga muna kayo. Wika ni Coach Takato. Coach naman, kakapasok ko pa lang eh. Di ba pwedeng mamaya na lang ako palitan? Di ko pa nga nababawian ng unggoy na yun eh. Pagrereklamo ni Kyota. Kyota, hindi ito bawian ng laro. Nakataya dito ang pagiging coach ko. Kaya makinig ka na lang sa akin. Okay? Ibabalik ko din naman kayo sa loob ng court. Wika muli ni Coach Takato. Gunggong talaga. Mahinang sabi ni Rukawa. May sinasabi ka dyan, Rukawa. Inis na sabi ni Kyota. Tama na yan, okay. Sa Wakita at Moroboshi, dadaanin natin sila sa bilis. Alam ko naman, kaya nyo sila. At nagtitiwala ako sa inyo. Si Mitsui naman, kailangan lagi nyo siyang bibigyan ng screen para makatira siya ng maganda. Si Hanagata at Morishige na ang bahala kung sakali na sumablay si Mitsui sa tres. Yung box out, huwag nyong iwawala yun. Kailangan mapigilan nyo si Sakuragi. Okay, paalala muli ni Coach Takato. Okay po, Coach. Masusunod po. Sagot ng dalawa. Pumito na nga ang referee. Hudyat, natapos na ang halftime break. Kaya nyo yan, team. Nagtitiwala kaming lahat dito. Wika na mga nasa bench ng is. Talunin nyo sila. Huwag na huwag kayo magpapadaig o magpapatalo sa kanila. Kailangan tayo ang mag-uwi ng tagumpay. Wika rin na mga nasa bench ng West. Pumunta na nga sa loob ng court ang mga player. Nang biglang napansin ni Sakuragi si Kyota at Rukawa na nakaupo sa bench. Natawa ito, sabay sabing, yung soro at unggoy, mukhang magbubutas na upuan ah. Pala pala kayo eh. Kita nyo, ang henyo hanggang ngayon naglalaro. Mamatay kayo sa inggit. Ang yabang niya talaga. Makikita mong unggoy ka. Pagpasok ko sa loob ng court, ipapahiya ko ang pagiging mayabang mo. Inis na sabi ni Kyota. Gunggong, mahinang sabi ni Rukawa. Inaasar ata ni Hanamichi yung dalawa sa bensyo. Wika ni Okso. E ano pa nga ba? Ganyan na talaga ugali niyan. Walang pagbabago. Tugon ni Mito. Si Fukatsu, ipinasok na ni Anzai. Pati si Jin. Mukhang may ibang pinaplano si Anzai ah. Ano kaya ang magiging play nila? Makakaya kaya nila na makipagsabayan sa West? Mahinang sabi ni Coach Tauka. Pero tingnan mo, Coach. Nagpalit din ng player ang West. Nakaupo na sa bench si Rukawa. At mukhang ipinalit ay si Moroboshi ng Aiwa. Sabat ni Hikuichi. Oo nga no. Mukhang magiging intense ang laban sa second half. Tugon ni Coach Tauka. Nagsimula na nga ang second half. Nag-jump ball na nga si Hanagata at Sakuragi. At si Sakuragi ang nakatapik ng bola. Nakakuha naman ito ni Fukatsu. Okay, kalma lang muna tayo. Gagawa tayo ng magandang play. Huwag natin madaliin ang laban. Okay? Paalala ni Fukatsu. Ayos. Nagkatapat din tayo sa isang official game na laban. Fukatsu. Wika ni Sawakita. Oo nga eh. Pero ipapaalala ko lang. Hindi ako magiging mabait sa'yo, Sawakita. Tugon ni Fukatsu. Biglang atake nga ni Fukatsu. At nagawa niyang malusutan si Sawakita.
sa pamamagitan ng isang crossover. Ang bilis ng galaw na yun, gulat ni Sawakita. Nakalopus nga si Sakuragi nang biglang pihit nito pa kanan, sabay senyas kay Fukatsu ng isang alley-oop pass. Napansin naman ito ni Fukatsu, kaya hinagis niya sa ere ang bola. Alley-oop yan, sigaw ni Muroboshi. At yun nga, sakto kay Sakuragi ang bola. At isang alley-oop daw ang ginawa nito. At pasok ang bola. Puntos para sa team ng East. Ang score ay 42-40. Lamang na agad ng dalawa ang team ng East. Ayos! Napakaganda ng pasa mo, Fukatsu! Bati ni Sakuragi. Basic lang, Sakuragi. Alam na alam ko naman na kayang-kaya mo yun makuha, tugon ni Fukatsu. Nakapuntos nga agad si Sakuragi sa tulong ng magandang pasa ni Fukatsu. Makakabawi kaya agad ang West? Abangan natin yan sa susunod na kabanata. Muli, maraming salamat. This is Phantom Man and sign out. Bye-bye!